Isang magandang hapon sa atin mga fantastic tutors at fantastic tutees natin ngayong hapon. Ito ay isang very special day para sa atin dahil hindi lamang tayo matututo ngayong araw kung hindi may makakasama tayong special guest ngayong araw na ito. At muli, kayo po ay nakikinig ng live na live na free DepEd Italy online tutorial. At muli, ako si Tutor Leonard kasama si Tutor Carl mula sa STU Olongapo City ang inyong makakasama sa mga pagkatutong gawain sa Araling Panlipunan 9. At before tayo mag-umpisa, nais kong batiin ang kauna-unahang mga nag-comment sa ating live ngayong hapon. Andiyan po si April Pingal Manabat. Good afternoon po, John Limuel P. Manabat watching from FNHS Kalumpit, Bulacan. Also from Isabella de la Cruz. Magandang hapon, Tutor Isabella May T. de la Cruz ng Graden Galaxy, listening and watching from Luis Fe Gomez Diamantina National High School. Alright. So, ayo po sa araw na ito ay dadako sa Araling Panlipunan 9, Quarter 2, Week 5 na interaksyon ng demand at ng supply. At ako po ay very excited na i-welcome ang ating mini-me, Tutor Leonard at Tutor Carl ngayong hapon. So ngayong hapon, ating makakasama si Kuya Allen Mark De Jesus. At siya po ang ating makakatunghay sa ating Arlene ngayong hapon. Kuya, mini-me, Tutor yes, Leonard Allen, bumati ka sa ating mga manood ngayong hapon. Magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at sa ating mga taga-subaybay dito sa Araling Panlipunan. Ayan, at salamat kuya. Welcome din po, good afternoon po kay Evelyn Agan. Good afternoon po, Benz Marie A. Ne Rosa. Also, Enrico Dalupan. Good afternoon po, I am MS Squared Xbox. I can't read it properly. Para hello po kay Enrico Dalupan at kay Altea May Cabanizas. Alright. So, sa at Kuya Allen, Mini-me Tutor Allen. Yes, Tutor Leonard. Ating pararangalan ngayong hapon ng ating mga masigasik na mga tutees and school of the week. Alright? So, yeah. Kuya, parangalan mo nga sila ngayong hapon. Sige po. Sa at ang ating tutee of the week for week 4 ay sina. I see Marco Antonio S. Pares from mula sa Barreto National High School. Yes, ayan. Congratulations. At syempre kuya, ang ganda po ang ating school of the week for week 4. Yan, ang ating school of the week for ay ang Ocampo National High School from SDO Camarines Sur. Mula rin dito. Yes po. Ayan. Oh, by the way, mga kasamang tutees at iyong manonood, si Kuya Allen ay taga Camarines Sur. Right, Kuya Allen? Yes po. From ayan. SDO Naga City, Camarines Sur. Ayan. Napakalay, no? At syempre, ang ating output of the week, ang mga masigasig nating nakasama nakaraang linggo at nag-effort ibigay ang kanilang output ay sina Generous Combate, Carl Lexus Harry Castillo. Andiyan din po si Isabella May de la Cruz. At syempre, si Mark Alvin Platoon. Ayan. At bago tayo magpatuloy, please give me the chance na batiin ang aming SDS Madam Lilani Kunanan at ang aming SDS Madam Maylene Minimo, my ever-supportive principal, Madam Maria Calis Justada, my master teacher, Madam Edita Torino, at lahat po na nanonood mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Kasama rin po dyan si Althea May Cabanizas, Mark Aaron Mayores, andyan din po si Princess Divine si Manipon, at si Rina Torres Fernandez. Isang mabagyong hapon po sa lahat. Keep safe. Sa inyo rin po dyan, Rina Torres Fernandez. Mukhang binagyo po sila, kuya. Ilang paalala, ihanda ang inyong lapis, kwaderno o notebook. At ang ating module na gagamitin ngayong hapon ay ang Araling Panlipunan 9 na isinulat ni Faith T. Acapulco at nilathala ng Region 9. At syempre, inaasahan namin ni Tutor Mini-me Leonard
si Kuya Allen na kayo po ay makibahagi sa ating mga gawain sa ating comment box. At Kuya, ano ba ang ating melt ngayong linggo na ito? Yes, Tutor Leonard, ang ating melt ngayong linggo ay ang naipapaliwanag ang interaksyon ng demand at supply sa kalagayan ng presyo at ng pamilihan. Ayan. At sabi po ni Corazon, akabo, nagbabadya nga po ang ulan. Nasa bahay lang po, watching from Amontay, nasipit Agusan del Norte, Caraga region. Napakalagi nang inaapot, no, Kuya Allen, ng Itulay. At sa ating po mga kasama ngayong hapon, upang mas marami tayo makasama, matutunan, at makadaupang palad ngayong hapon, pwedeng pa rin pong i-share ang ating live ngayong hapon. Ayan. At Kuya, upang umpisahan ang ating gawain ngayong hapon, tayo ay magkakaroon ng gawain na ating tinatawag na Word Drill. Ayan. Anong ating gagawin, Kuya? Aayusin ang mga ginulong letra sa kahon upang maibigay ang hinihinging kasagutan sa mga gabay na tanong. Ang sadyang pinakalaking titik ay tanda ng simulang letra sa mga sagot. Ayan, salamat Kuya Allen. No, yung pinakamalaking letter daw sa rambled o jumbled word natin, ang umpisa ng salitang dapat nating hanapin. So, ang ating unang jumbled word ay, ayan. So, mag-uumpisa ang salita sa letter E. At Kuya, habang tayo naghahantay sa kanilang kasagutan sa ating comment box, binabati rin po natin si Visitacion Guyod Furuk. Good afternoon, watching and listening from Doña Magdalena Gafood High School. Mula po iyan sa 9 Scorpio. Also po si Rhea Jane Lijano at si Mark Aaron Mayores ng University of Nueva Caceres. Ayan. So, hulaan po natin, ano kayang salita ang mabubuo natin sa ating salitang gulo-gulo ngayong hapon na ito? Ayan, Kuya, baka may gusto kang batiin. Bati mo ang iyong paaralan. Binabati ko po ang aming principal na si Sir Erwin Vidalos Reyes ng Naga City Science High School, ang aming senior high school coordinator, Miss Teresita S. Arlante, ang aking class advisor, Miss Josephine N. Ferraris, at aking dating guro sa Araling Panlipunan na si Ginang Cheryl F. Baran, at aking grade 9 advisor na si Ginang R.C. Binibining Demi Ann L. Monahy. Yun po. Ayan. Also po si Angela Claire Palalay mula naman po sa may LFG Diamantina National High School sa Kabanatuan Isabela. Also from Ara Jose from Olongapo City National High School. Ayan, Kuya, meron ba tayong mga sumagot sa ating tanong ngayong araw? Ayan, meron na po, okay. Sir Leonard. Si Mark Platon, sabi niya, equilibrium. Equilibrium kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot, Kuya, ay? Equilibrium. Ang galing. Ang galing. Mahusay. Pangalawang salita na ating kailangan gamitin ay nag-uumpisa naman sa letter S. Ayan. Pwede nyo na pong ilagay ang mga kasagutan sa ating comment box. Good afternoon din po kay Janice, no? Watching from Etiaga West District, Doña Gafood, Magdalena H. Gafood High School, Yuwalat Janice ng Grade 9 Scorpio. Also kay Sunshine Panganiban, Ignacio Bea, Yuson, Ara Jose, Angela Claire Palalay, kay Delcy. Hello and watching from San Isidro National High School, Tagbilaran City. Also kay Kuya Mark Platon, good afternoon po, Tutor Leonard. At syempre po, good afternoon din po sa ating mini-me na Tutor Leonard na si Kuya Allen. Alright, so for number 2, ano kaya ang tamang kasagutan, Kuya Allen? Yeah. Ang tamang kasagutan ay shortage. Meron kayong tama, Kuya Allen, sa ating mga kasama ngayong hapon? Mukhang nagkakaroon tayo ng delay, Tutor Leonard. Pero alam nila yan. Ayan. Siguradong alam nila yan. Kasi yan po ay ating naaral mga nakarang panahon. Tama rin po si Carlexus sa number 1, si Visitacion Guit Forok, Isabella Medila Cruz, at si Carl Lex. At sa number 2, Kuya. Correct. Si Isabella May de la Cruz. Ayan. Ang galing talaga ng ating mga Tutor Leonard. Very. So, for number 3, the word is this one. So, ano kaya ang salitang mabubuo natin nag-umpisa sa letter S? Ayan. So, number 2, tama rin si Visitacion Guyod Furuk. No? At hello din po kay Fatima Zaira Soriano Mayo, kay Wensi Pineda, kay Christine Rivera,
kay Jimson Castriones Ramos, kay Marinel Garan, Eliza Miguel Yualat. Dapat ito lay, ingat po sa lahat sa ating mga learners sa mga lugar. Ayan, may sumagot na. Tutor Leonard, mula ayan kay Alexa Dorothy De Jesus. Ang tama kaya ang sagot niya for number 3? Ang tingnan natin. Ang tama sagot ay Surplus. Ang galing. Ang galing naman ni Alexa. At also marami ni Mark Platon. At ayan, si Visitacion Guyod Furok. Si Wency Pineda, si Marinel Garan, at si Carl Lexus Harry Castillo. Also, si Ara Jose. Ang gagaling! Ayan, thank you. At meron pong paalala, ang DepEd Itulay at ang DepEd Ethic Unit, ingat po sa lahat ng ating mga learners sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo, lagi po tayong magdasal at mag-ingat. Yan po ay mula po sa DepEd Itulay, DepEd Ethic Unit, DepEd Philippines, at DepEd Ethic Unit po, at SDO Pampanga. At ang DepEd Tambayan PH at ang DepEd Tayo Region 7. Ayan, mag-iingat po tayo sa lahat mga learners at mag-iingat po sa paglabas. Kaya kuya, let's go for number 4. Ano kayang salita ang mabubuo gamit ang mga salitang gulo-gulo na nag-umpisa sa letter P? Ayan, at hello rin po watching from Echaga West District, Magdalena Gafood High School, Mar Jr. P. Kihano ng grade 9 Aries. Also, kay Rachelin, watching, listening from Echaga West District, Doña Magdalena, H. Gafood High School. Ayan, kuya. Alay, ayan, meron ba mga sumagot? Ayan. Meron na po. Mula pa rin kay Alex Dorothy De Sus at kay Jaisel M. Karaig Pamilihan. At ang tama sagot, kuya Alan ay Pamilihan. Ang galing, ang galing. Mahuhusay, also, mahuhusay. Si Isabel Marie de la Cruz, si Tuyan Roslyn, si Visitacion Guidfru, si Wendy Pineda, si Mark Platon ay nakakuha ng tamang sagot. Ayan, thank you so much. At for our last number, ano kayang salita ang mabubuo natin gamit ang mga letrang iyan na nag-uumpisa sa letter P? P. And while waiting, kuya, hello din po kay Mark CJ Apiture, watching from DMGSH Grade 9 Capricorn. Kay Jade Yualat, watching from Echaga West District, Doña Gapud High School, Jade Lance M. Yualat ng Grade 9 Capricorn. Also kay Lexus or Carl Lexus Harry Castillo, ang ating isa sa ating mga pinarangalan o binigyan ng appreciation for our output of the week. Ayan, kuya, meron ba mga sumagot sa ating number 5? Ayon pa rin kay Alexa Dorothy De Jesus at kay Ara Jose, kay Wendy Pineda ay presyo. Tingnan natin. Yan, ayan, very good. Ay, tamang sagot. Tama, ay presyo. Presyo. Pwede niyo pong ilagay ang inyong scores sa ating comment box. At again, sa inyo pong mga kasama, ating mga kasama ngayong hapon, para po mas marami tayo makasama at matutunan ang ating mga grade students. You may share our live po with my mini-me, Tutor Minimi Kuya Allen. Alright. Last we move forward, atin munang bigyan ng recap o ng review ang batas ng demand. At tayo ay masaya na ibibigay ito sa atin ng ating Minimi Tutor of the Day. Ayan. Tutor Allen. Salamat, Tutor Leonard. So, bilang ano lang review, kapag mataas na presyo, nagkakaroon tayo ng mababa na demand. At kapag naman mababang presyo, ay mataas na demand. Ito ay ang demand, ito ay nakadepende sa mga mami-mili. Siyempre, kapag mataas ang presyo, hindi mababa ang quantity na ating kukunin. Sapagkat ang pera ay limitado. Yun po. Ayan, tama. Kuya Allen, that's very good for batas ng demand. At syempre po, andyan din po ang batas ng supply. Sa batas ng supply naman, mataas na presyo, mataas na supply. At mababang presyo ay mababang supply. Ito naman ay nakadepende sa mga producer. Na kung saan, kapag mataas ang presyo, syempre, mas tataas ang production rate or ang supply. At kapag mababa naman ang presyo, hindi sila kaganahan na mag-produce ng marami. Ayan.
Very good, Kuya Allen. Mukhang ready na rin ka maging isang itulad tutor in the coming years, no? At hello din po kay Richard Ibarra watching from Etiaga West District, Doña Magdalena Echica Food High School. At Kuya Allen, pwede bang pakibanggit mo ang scores ng ating mga kasama ngayon? Ayan, si Arosef, 5 out of 5. Si Mark Lutton, 5 of 5. Si Isabella Marie de la Cruz, 5 out of 5. At si Carl Lexus Harry Castillo ay 5 out of 5. Ang gagaling talaga ng ating mga tuties, Tutor Leonard. Yes, at dahil dyan, tayo po ay magkakaroon pa ng ilang mga aralin upang mas matutunan natin ng mas maigi ang mga prinsipyo ng batas ng demand at batas ng supply. Sa ating aralin ngayong araw, Kuya Allen, hindi na lang demand, hindi lang supply ang ating pag-aaralan, kung hindi ang interaksyon o relasyon sa pagitan ng dalawang batas na ito. Please allow me to give my first part. Ugnayan ng demand curve at ng supply curve. Dear tuties, kung niyo maalala last time we discussed about this, kung ano ang ginagawa sa demand curve at sa may supply curve. Ngayong araw, ating aaralin kung paano makikita ano ba ang relasyon ng supply at demand. Meron bang mahalagang bagay sa pagitan ng supply at ng demand? Ano kaya ang mangyayari kung mas mataas ang demand kaya supply o kung mas mataas ang supply sa demand? Or kailan kaya magkakasundo si supply at sa demand ukol sa presyo? Sa ating first figure, ang sabi rito, ang mataas na presyo ay magpapababa ng quantity demanded. Kapag tumaas ang presyo, syempre bababa ang dami ng produkto o serbisyong kayang bilhin dahil ang ating salapi ay mababawasan ang kakayahang bumili. Tutor Allen, tingin mo, anong produkto sa kasalukuyan ang naapektuhan ng pagtaas ng presyo na lagi namang sanhi ng pagbaba ng demand? Ayan. So kung matatandaan natin mga tuties, kapag tumataas ang presyo ng bigas, ay kumukonti ang kaya nating bilhin. Kaya kasi limitado ang ating pera o ang ating salapi. Ayan, salamat Tutor Allen, no? That is correct. Lalo ngayon sa panahon na may sakuna, may bagyo, maaaring maapektuhan ang presyo ng bigas at maaaring makapagpababa ng demand. Sa kabilang banda naman, ang mababang presyo ay magpapataas ng quantity demanded. So ibig sabihin, ang halaga ng produkto pag ito'y bumaba o ng serbisyo, mas maraming tao ang magnanais na bilihin ito. Let's move forward. Ngunit, pag tumaas naman ang presyo, kabaliktaran ang mangyayari sa quantity supplied. Kung sa quantity demanded, pag tumaas ang presyo, bababa ang demand. Ngunit pag tumaas ang presyo, tataas ang quantity supplied or ipoproduce ng mga producers. Ang sabi dyan, bakit kaya Tutor Allen tingin mo? Ano kayang pakinabang ng mga producers kung sila ay gagawa ng mas maraming produkto sa panahong mas mataas ang presyo ng serbisyo at produkto? Kapag mataas ang presyo, syempre ay mataas ang quantity supply dahil mas malaki ang pagkakataon na kumita ng malaki. Ayan, that is very correct, no? Ibig sabihin, ang relasyon sa pagitan ni presyo at ni quantity supplied ay positive. While sa kabila naman, sa presyo at demand, it is negative. Alright, so sigurado ako, Tutor Allen, na nakuha ng ating mga kasama ang prinsipyong iyan. While on the other hand naman, ang pagbaba ng presyo ay siyang pagbaba naman ng quantity supplied. So syempre, kung ako ay isang producer, Kuya Allen, ako ba ay lilika ng produktong mas marami kung mababa ang presyo nito? Hindi, kasi ito ay magdudulot lang ng pagkalugi. Ayan, tama. So atin ang tunghayan ngayon ang bahagi naman ng market schedule ng demand at supply. Kung nakalang aralin, tayo ay nag-aral ukol sa pagitan ng quantity demanded at ng presyo, ng quantity supplied at ng presyo. Ngayong araw, ating papagsamahin at titignan kung saang presyo magkakasundo, ang quantity demanded at ang quantity supplied. So, Kuya Tutor Allen,
nakakulay blue yung ating 30 dyan. Ano kaya kahulugan ng 30 na naka-highlight dyan? Yan, kung mapapansin nyo, tutors, ano, parareho po ang quantity demand, 30, ang presyo ng piso, 30, at ang quantity supplied ay 30. Ito ay tinatawag na equilibrio. Pag sinabi natin equilibrio, ito ay isang kalagayan sa pamilihan na ang dami ng handa at kayang bilhing produkto o serbisyo ng mga consumer at ang handa at kayang ipagbiling produkto at serbisyo ng mga producer ay pareho ayon sa prinsipyong kanilang, ayon sa presyong kanilang pinagkasunduan. Ayan, very good. Salamat, Tutor Allen. No? In a simpler way, na pagkasabi nito, ang kahulugan ng equilibrio, ito ay ang presyo na kung saan nagkasundo ang consumers at ang producers na kanilang tatangkilikin at ipupro. Dos, very very good naman ang ating mini meet Tutor Allen na. All right. So ating tunghayan ang ating graph o ang ating schedule sa bahagi na sobrang mas mataas sa equilibrio. Ang presyo ng isang produkto nagkakaroon ng surplus. At pag sinabi nating surplus, ito ay mga sobrang produkto at sobrang serbisyong hindi tinangkilik ng mga consumer. Bakit? Dahil ito ay hindi pasok sa kanilang tinakdang presyo. Sa kabilang banda naman, kapag ang equilibrio ay umabot o pag naabot ang equilibrio, magkakaroon ng kasunduan. Ibig sabihin, bibilihin ng mga consumer at ipoproduce ng mga producers ang serbisyo o produkto sa presyong iyan. Ngunit, pag mas bumaba ang presyo ng isang serbisyo o produkto sa equilibrio, halimbawa 20 o 10, magkakaroon naman ng shortage. Bakit? Dahil mas maraming bibilihin at mas maraming tatangkilik sa produktong mas mababa ang presyo. Nasa kabaligtaran naman sa bahagi ng mga producers, hindi sila magpuproduce ng mas maraming produkto o serbisyo dahil mas mababa nga ang halaga nito. Ayan, Kuya Allen, sa palagay mo, before we continue, ano kaya ang kalagahan sa ating mga mag-aaral na alam natin ang mga prinsipyo ng supply at demand ng equilibrium, surplus at shortage? Ayan, so mahalagang mahalaga ito sa ating mga mag-aaral na malaman ang interaksyon ng demand at supply sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng kaunting ideya kung paano ang ekonomiya o ang pamilihan ay nagwo-work or gumagana. Halimbawa, ito rin ay magbibigay sa atin ng kaisipan na sa mga panahon na dapat na mataas ang demand at kaunti ang supply, syempre mamahal ang presyo. So, ngayon halimbawa ngayong darating na Pasko, mamahal ang mga bilihin, kaya magbibigay ito sa atin ng kaisipan na malayo pa lang ang Pasko ay paunti-unti na tayong bumili ng ating mga kailangan or ng raw products sa darating na gagamitin sa darating na Noche Buena. Ayan, thank you Kuya Nod. That is very timely example na sa panahon nga naman ng Christmas vacation especially or Christmas season, mas tataas ang produkto. Bakit? Dahil mas maraming tao ang nais bumili ngayon ng spaghetti sauce, ng spaghetti noodles, ng fruit cocktail upang i-celebrate ang pamparating na holidays, no? Isa raw, sabi ni Tutor Allen, isa sa mga knowledge, sa mga wisdom of learning economics is that alam mo kung kailan ka dapat bumili ng mga produkto upang ikaw ay makatipid. Yeah, very good. Now, Kuya Allen, Tutor Allen, we look at the demand function. So, ito ay ating inaral na noong nakaraang panahon, no? Ang ating formula is quantity demanded is equal to A minus B times P, kung saan ang A ay ang intercept, ang P ay presyo, ang negative ay minus sign, ang B is equal to slope na change of quantity demanded divided by change in price, at ang delta ay ang pagbagbago sa presyo. Eh ang supply naman, Tutor Allen, ano kaya ang formula para supply? Ayan, ang formula sa supply ay meron tayong QS is equal to A plus B, P
na kung saan ang QS ay ang kinakatawan nito, ang quantity supplied is equal to A, the intercept, or bilang ng QS kung saan kung ang presyo ay zero, at ang positive ay ang plus sign, at ang B ay ang slope na divided ng triangular QS divided by triangular P, at ang delta o ang pagpapago ng presyo. Alright, salamat po Tutor Allen, at hello din po kay Ange De La Peña mula po sa My Milky Way ng Grade 9 Milky Way ng LFP Diamantina National High School, kay Prince Athena rin po mula po sa Luis Fe Gomez Diamantina National High School, also kay John Albert Dakuray Tamani watching listening from Echago West District and High School ng a grade 9 Aries also. Ayan, so tama si Kuya, si Tutor Allen, no? These are the formulas that we used in computing our demand. Now, we will try to compute ang ating presyo. Kung nakaraan, Tutor Allen, ang ating missing lagi ay ang QD. E paano naman pag ang presyo po ang ating kailangang hanapin? So we have this example from our module. If you have your module with you, please look at it. So QD is equal to A minus B times P. Ang QD is equal to 60 minus 1 times P. So yung QD is equal to 60 minus 1 times P ay given. Ang QD po ay 30 at ang P ay naka-question mark or missing. Yeah. Now, QD is equal to 60 minus 1 times P. Substitute QD to 30. 30 is equal to 60 minus 1 times P. Now, pansin natin maigi ang bahaging ito, learners. Dahil ang ating kailangang hanapin ay ang price o presyo, kailangang i-transpose ang P sa left side ng equation. At ang ating mathematical principle on this matter, ang negative sign kapag transpose sa isang bahagi ng equation ay magiging positive. Now we have 1P is equal to 60 minus 30. At para makuha ang P, matanggal ang 1, i-divide natin ang both equation sa 1. So 1P divided by 1 is equal to 30 divided by 1. At Tutor Allen, ano po ang sagot for our first problem? Ang magiging sagot, ang presyo ay 30. Yan. Ayan. Thank you, Tutor Allen. Now, for QD, ang nawawala. Now, we have P. Ang P is 30 from our first equation. QD is equal to 60 minus 1 times P. QD is equal to 60 minus 1 times 30, which is our price. Now, QD is equal to, Tutor Allen? 30. Yan. Ayan. Very good, no? Let's move a little forward. Now, we look at the demand at supply. So, kung kanina, kung ating napapansin, yung isang bahagi ng equation, that is negative. Nilipat sa may left side, naging siyang positive. Now, on the other hand, sa demand at supply function naman, kapag transpose natin ang positive sa may left side ng equation, it becomes negative. Yeah. So Q is equal to A plus B times P. Now substitute 0 plus 1 times P. Q is equal to 30. Now we are looking for P or price. All right. So Q is equal to 0 plus 1. 30 is equal to 0 plus 1. Pero we need to get P or price. Kaya we will move positive 1P to the left side of the equation, that it will be turning now into negative P is equal to negative 30 plus 0. Yan. Now, negative 1P, syempre, Tutor Allen, kailangan tanggalin natin yung 1 sa equation para ang matira ay P na lang, right? Now, we will divide both equation in negative 1. Negative 1P divided by negative 1 is equal to negative 30 divide by negative 1. And the answer we get is 30. Ayan, because negative my divided by negative is positive. Alright. Now, Q is equal to question mark. Now, we are looking for QS or quantity supplied for the price of 30.
kung ang presyo kaya ay 30, ilang produkto ang isusupply sa atin, no? QNC equal to 0 plus 1 times P. QNC equal to 0 plus 1, we substitute our price from the first equation, which is 30. QS now is equal to 0 plus 30. And our QS now, Tutor Allen, is 30. Ayan, so sa madaling kahulugan, madaling salita, magsusupply ng 30 piraso ang producers kung ang halaga o presyo ng produkto o serbisyo ay 30 pesos. Let's move a little forward, kuya. Yes po. Sige po. Pero bago yan, binabati natin ang ating mga masisipag na mga tutor or mga tutees na si Alexandra May Acosta, Acosta Salahero mula sa Kabatuan District, Diamantina, Kabatuan, Isabela. Ayan. Ayan. Hello po sa inyo sa Isabela. Also, good afternoon po kay Kirill and Tamani. Watching and listening from Echaga West District, Doña Magdalena, Giga Food High School ng 9 Scorpio. At hello po kay Ayeshali na humabol po sa ating live ngayong hapon. So by the way, pwede niyo pong i-recap, panoorin muli ang aming live after this kung meron po kayong nice i-review on our lesson. Now, Tutor Allen, ating sukatin o tignan kung gaano ba karami ang nakuha na natutunan ng ating mga kasama ngayong hapon. At ano ang kanilang kailangan gawin, Tutor Allen? Kailangan gawin ay piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Ilagay sa comment box. Ayan. Alright. So for question number one, ano ang tawag sa hindi balancing supply at demand sa isang pamilihan? Ayan, Tutor Allen, mukhang hindi po nabanggit ito ni Tutor Leonard kanina, no? Dahil po siguro hindi po natin pa naaabot yung next competency or next max na dapat ito po ay bahagi. Pero subukan niyo pong hulaan kung ano ba ang tawag dito. O Kuya Allen, ano po ang ating choices, Tutor Allen? Sa A, meron tayong kalabisan. Letter B, sa kakulangan. Letter C, equilibrio. At letter B, disequilibrio. Ayan. Alright. O, yun may na-put your answers on our comment box. Ayan, Tutor Allen, no? We are very happy na ngayong araw, no? By the way, tayo po ay nakikilahok sa ating pong pambansang selebrasyon ng mga kabataan. Kaya po we have our mini-me tutor, Allen, as ating pong mga kasama in the coming days, coming months, and years with Itulay. Pwede po kayo maging kabahagi ng Itulay, hindi lamang po sa pagkatuto, kung hindi maaari po kayo maging kabahagi bilang mini-me or bilang pong aming mga partners in giving the best of learnings in Araling Panlipunan 9. Ayan, Tutor Allen, may mga answers na po tayo. And for number one, the correct answer is Letter D. Disequilibrio. Yeah, mga tutor, tatandaan lang natin, ano, kung ang balanse ay tinatawag na equilibrio, syempre ang kabaligtaran nito ay disequilibrio. Ayan. Ayan, that is correct. For number two, Tutor Allen, na magsimula ang pandemya, isa sa mga health protocol ay ang pagsusuot ng face mask. Tumaas ang pangangailangan ng mga tao at kasabay nito ay ang pagtaas ng presyo. Ang pangyayaring ito ay nagpapahiwatig ng, so you have two keywords dyan. Una, ito ay protocol. Pangalawa, tumaas ang pangangailangan at tumaas din ang presyo, syempre. Now, what will happen kaya sa ating kawain, Tutor Allen? Sa letter A, ang pagtaas ng supply, walang pagbabago sa demand. Sa letter B, pagtaas ng demand at pagtaas ng supply. Pero bago yan, Tutor Leonard, meron po tayong sumagot na dalawang chuti at tama po sa letter 1, sa number 1, na si Carlexus Harry Castillo at si Ayesha Lee. Gayun din si Mark Platon at si Isabella May de la Cruz. Ayan. So ayan, hinihintay po namin ang iyong sagot para sa number 2. Ayan, sagot-sagot ayan na. Ayan. Okay, while waiting, Kuya Allen, the correct answer for number 2 is pagtaas ng demand at pagtaas Allen, ng ito ay ang pagtaas ng demand at pagtaas at ng pagtaas supply. Ng supply.
Alright, so let's move for number three. Alin sa mga sumusunod ang napapakita ng wastong pahayag tungkol sa batas ng demand at ng supply? Tutor Allen? Yan, sa letter A, meron tayong pagtaas ng presyo, pagtaas ng quantity demand, at pagbaba ng quantity supply. Sa letter B, meron tayong pagtaas ng presyo, pagbaba ng quantity demand, at pagtaas ng quantity supply. Sa letter C, meron po tayong pagbaba ng presyo, pagbaba ng quantity demand, at pagtaas naman ng quantity supply. At sa letter D, meron po tayong pagbaba ng presyo, pagtaas ng quantity demand, at pagtaas naman ng quantity supply. So, ayan. Ayan, Tutor Allen, before we continue, ilan kaya ang tama sa ating number 2 kanina? Ayan, sa number 2, meron po tayong sino kaya sila, limang estudyante or limang tsuti na tama ang sagot. Ito ay sina Alaika Apostol, Ara Jose, Carlexus Harry Castillo, Alexandria May Acosta Salahero, Wensi Pineda, Mark Platoon. At gayon din si Isabella May de la Cruz. So, yun po. Ayan, that is correct. For number 3 now, and correct answer is ang tamang sagot ang pagtaas ng presyo, pagbaba ng quantity demanded, at pagtaas ng quantity supply. Okay, while waiting for the others, for number 4, our question is, gaano kahalaga ang ekwilibryo sa pamilihan? Tutor? Okay, nagiging matatag ang pamilihan dahil pantay ang dami ng demand at supply sa isang takdang presyo. Letter B, nagiging matatag ang pamilihan dahil pantay ang dami ng demand at supply sa isang takdang presyo. Ayan, that is correct, no, kuya? Pasensya na po kung na-miss mo yung letter B. That's letter B po, no? Tutor Allen writes, tutor is letter B. Alright. Yes. Also, hello po, watching from Echaga, West District, Doña Magdalena HG Food High School, John Paul F. Beloya ng grade 9. Aries. Hello, hello po sa inyo dyan. At tutor, mukha meron na po tayo mga sagot. Ayan. Yan, may sumagot na letter B daw. Sabi ni Ayesha Lee. Ayan. O, pasensya na po kayo. That's supposed to be letter B. Pasensya na po. At ang inyo po tutor ay hindi po napansin ng bahagya. Alright. For our number 4, the correct answer is letter A. Nagiging matatag ang pamilihan dahil sa pantay ang dami ng demand at supply sa isang takdang presyo. Ayan. At thank you rin po sa aking pong kasama ngayong hapon. We have Sir JD sa aking likuran bilang po aking technical support sa school po ngayong araw. Alright. Maraming po salamat sa mga sumagot ngayong araw. At Tutor Allen, ano bang ating karagdagang gawain ngayong week na ito? Ayan. Para sa ating karagdagang gawain ngayong Linggo, mag-ingat sa buong Christmas break at maglaan ng oras sa pamilya at laging maging apantastic. Ayan. So, inaasahan namin na ngayong Christmas break, kayo ay mas maraming oras with your family. Enjoy the day. Enjoy the Christmas break. Mag-ingat tayong lahat. Alright. Ayan. At muli, advance Happy Holidays. Ayan mula po yan tutor. Sa amin ni Tutor Carl at ni Tutor Allen na ating kasama ngayong hapon. At abangan po natin, Tutor Allen, ang Week 5 Tutie of the Week at Week 5 School of the Week at ang featured hashtag of the week. At muli, kami po ang inyong araling palipunan tutors with my mini-me, Tutor Allen, inyong nakasama ngayong hapon. Huwag pong bibitiw dahil po after po nito, andyan na po ang grade 10 tuties at tutors natin. At yeah. For your suggestions and comments, you may email us at edtech@deped.gov.ph or dahil level up na tayo, Tutor Allen, pwede po nilang i-click o picturean ang QR code na ito at dalatyo na po sa kanilang comments and suggestions. Abangan po si Tutor Edwin at si Tutor Leia for AP10. At muli, Tutor Allen, you may now say your farewell and your gratefulness to our
people. Our yan, chief. maraming salamat sa lahat ng nakinig ngayong hapon. Nawa po ay aming na-empower or na nabigyan ng hustisya ang mga lessons. At ayan po, naniniwala ako na ang ating pagkaunawa sa economics ay magdadala sa atin ng tiyak na pagkatuto at gayon din at gagamitin natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Muli, kami ang inyong mga Apantasic Tutors. Ako mula sa SDO Olongapo po, Tutor Leonard. At ang aking kasama, Tutor Alan mula sa Camarines Sur. Hope to see you again after Christmas break. Our dear tuties, goodbye at mag-iingat po tayong lahat.